Hi guys! So ngayon naman, itong video na to ay ang aking braces update number 2 na. Diba yung una ko is braces? Nagpalagay ako ng braces. And ginawa ko yung video na yon same day after ko magpalagay ng braces. So, hindi ko pa alam kung gano'ng kasakit. And sobrang dami nagtatanong sa akin kung nasaan na yung update. Sinahanap nila, hindi nila makita. Kasi po, ito pala, gagawin ko pa lang. So, nakakahiya. Pero sorry po. Ngayon pa lang. Ikukwento ko muna sa inyo yung nangyari after nung pagkalagay. So, first day, yun, nag-video ako and parang wala lang, ganyan. Tapos, nung second day, naramdaman ko na yung pain. Tapos, naka-soft diet na ako noon. So, masakit na siya. Pero hindi pa ganun kagrabe. Alam mo yung tolerable yung sakit. Pero nung third day, fourth day, fifth day, grabe. Parang nagsisisi ako kung bakit ako nagpalagay ng braces. Gustong-gusto ko na siyang alisin. Yung parang, bakit parang palagay ng braces? Dati naman, wala naman akong nararamdaman ng ganito. Basta about sa teeth, about sa sakit, pagdating dito, hindi ko kaya. Basta ganun. Ganun yung feeling. Tiniis ko yun. Basta tiniis ko yung feeling na yun. Basta ang nasasabi ko ay sobrang sakit. Nung hanggang fifth day. Tapos, nung nakaka-adjust-adjust na yung teeth ko, ayun, syempre, nag-move na yung teeth. Medyo nalilesen yung pain. Tapos, basta one week lang yata yun masakit. Tapos, nun, wala na. Although, hindi pa rin ganun ka-normal yung pagkain ko. Kasi, hindi pa ako nakaka- nguya ng matatigas. Tapos, nagbakasyon ako noon. So, bumalik ako dito ng February. So, 2 months na yung naka... 2 months na ba? Siguro more than a month na bago ako nakarating dito. Tapos, hindi pa ako doon nakapag-pa-adjust. So, after 2 months, doon pa lang ako nakapag-adjust. Nakapag-pa-adjust na ang aking braces. Diba yung una pink? Tapos, ngayon, ayan na siya. Color... green? Ay, hindi. Light blue. Light blue. Mukha lang siyang green sa ano, sa camera. Pero light blue yan. Tapos, ang pagbago lang is, mapakita ko sa inyo ulit. Pasensya na. So, ayan. This one, nakikita nyo, dikit-dikit na yung rubber. Yung meron kasi yung rubber na magkakadikit sila. So, yun. Ang sabi ni Doc sa akin is, uunahin niya yung 4 na teeth sa harap ko na i-move. So, yung 4 lang yung merong dikit-dikit. So, ayan. Ito sila. Ayan. Ito. Ha? Ayan ka. Kasi ito, ito, ito. Yan. So, yan yung inuna niyang i-move. Kaya, kung mapapansin nyo dun sa una kong mga videos, nung pinaka first update ko is andito yung awang ko. Aha, dito sa gitna. Tapos, nung bago ko mag... yung mga past videos ko, kung makikita nyo, pink pa yung aking rubber. Ang awang na sa akin is yung my space. Ang awang na is nandita. Dita. So, nung nagpa-adjust ako, yon. After mga ilang days, ito na yung may awang. Dita. Kita ha? Ayan, dito na. So, ibig sabihin, nag-move talaga yung teeth ko. And meron siyang changes. And makikita mo naman talaga. So, yun. Ngayon, hindi siya masakit. And bala ko magpa-adjust next week. Nung last time nga pala, nung after ko magpa-adjust, is nagpabunot na din ako ng ngipin. Diba sabi ni Doc, sabi niya, dito yung bubunutin sa akin. Kaso, nag-move yung teeth ko or nag-move yung bone sa akin. Kaya, sabi niya, ang bubunutin na daw is yung wisdom tooth. Sobrang sakit, guys. Nagbubunot ako ng wisdom tooth. Yung wisdom tooth ko is normal yung tubo. Yun nga lang, hindi sila makalabas kasi sobrang sikip ng teeth ko sa baba. So, kailangan ng space para mag-move yung mga teeth. So, ang binunot na is yung wisdom tooth ko sa dito, sa side na to. Tapos nun, basta yung feeling na sobrang sakit niya nung nawala yung anesthesia na parang gusto mong magpaturok ulit ng anesthesia. Ganun yung feeling. Basta ganun yung feeling niya. Parang gusto mong bigyan ka uli ng anesthesia para hindi mo maramdaman yung sakit. Sobrang sakit. Tapos nun, binigyan niya ako ng sick leave, which is hindi ko ginamit kasi akala ko kaya ko. And napansin ko na yung healing nung aking wisdom tooth yung binunot is sobrang bagal kasi nga wala akong pahinga, tapos nag-work pa ako. Alam mo yun, bawal magbuhat pero nagbubuhat ako. Yun, kaya yung healing nung aking
gums dito, yung binunutan, is napakabagal. Ngayon, ano, medyo lumiit na yung kanyang butas kasi lahat ng food is pumupunta doon. Pumupunta doon kasi may butas siya talaga and hindi siya nagko-close ng mabilis. So, ang ginawa ko is nagdagdag ako ng vitamin C na vitamins, yung talagang pang vitamin C lang talaga. Tapos yung Centrum ko, so dalawa yung iniinom kong vitamins para mas mabilis yung healing. Ano nga pala, kasi nung last time, tinatanong nila kung bakit wala daw, hindi ako pina-x-ray bago sabihin na pupunutin yun, ganyan-ganyan. Which is, nagtaka din ako. Tapos nung bago naman bunutan niya wisdom tooth ko, nagpa-x-ray ako before that. So yun, binigay ko yun dun sa dentist ko and nandun sa kanila yung x-ray kaya hindi ko na sa inyo mapapakita. So yun, ang masasabi ko lang is straight pareho sila and dapat mabunutan din ito aking kabila. Yun yung sabi niya na kailangan mabunutan to. Eh wala pa akong plano kasi sobrang, alam ko yung pain na mabunutan ng wisdom tooth. Kaya parang hindi ko pa, ayoko pa. Basta, pero if ever naman na bigyan niya ako ng siklib ulit, nako, igagrab ko na talaga. Alam ko na yung feeling ng hindi nagsisiklib after magpabunot. Sobrang sakit. Kailangan talaga bed rest. So, mabalik tayo sa aking braces. So, napansin ko lang na kailangan nito talaga. Hindi to sponsored ah. Napansin ko lang talaga na kailangan nito kasi kahit mag-toothbrush ka ng mag-toothbrush, yung mga gitna ng mga bakal is hindi talaga nalilinis unless meron ka nito ha. Kasi minsan na-try ko na yung iba kasi wala namang ganito eh. Sabi ko, toothbrush na lang ako, ganyan. After ko mag-toothbrush, kunyari alis na ako, tapos titingnan ko, hindi pa ako kumakain pero meron na siyang mga yung parang mga stain. Tartar ba tawag? Yung parang mga food na naiwan na dapat nalinis ko. Kasi hindi ako nag-ganto, kaya nandun pa sila. So, I suggest talaga meron kayo nito. Ewan ko, nadudumihan ako tingnan. Dito sa baba, dito, meron minsan natitira. Sa gitna, lalo na dito sa may space, meron din. Meron akong minsan nakikita, which is nakakairita. And, syempre, nahihiya din ako sa mga kausap ko, ganyan. Yun yung aking update. So, after ko magpa-adjust, update ako kaagad. Sobrang napatagal lang kasi itong video na to kasi sobrang ang dami kong iniisip. Kaya ngayon lang, pasensya na. Let me know kung ano pa yung gusto nyong malaman about dito sa aking braces story. And I will try to answer it if alam ko. Next week, magpapa-adjust na ako. That's my second adjustment. Iba pa yung nilagay. So yun, let me know sa comment box if ano pa yung gusto nyong malaman. Kung saan ako nagpa-braces, I will link it sa description box. Sa mga nagtatanong kung masakit, yes. Nung nagpa-adjust nga pala ako, syempre sumakit siya ulit. Mga nakakatuwa nga kasi 3 days na lang or 2 days lang siya masakit. Tapos nun, wala na ulit. Katulad ng mga sinasabi sa akin ng mga nasa comment box na naku, masasanay ka din sa pain, sa una lang yan masakit. Tapos, ayun, totoo nga naman na ngayon na parang nasasanay na ako dun sa pain niya. Sa first 2 days or 3 days, ganun lang. Tapos nun, after nun, wala na. So, next week na lang, mag-a-update ako agad-agad. And papakita ko sa inyo yung next color ng aking Gusto ko kasi yung medyo light, yung hindi halata. Kaso sabi ni Doc, pag white daw, nag-iiba yung color ng white. Minsan kasi sa coffee, sa tea. And please share nyo din yung inyong experience sa pagpapalagay ng braces. Para alam kung hindi ako nag-iisa. Kasi, actually guys, may mga natututunan ako dun sa mga comments, ha. Binabasa ko yun lahat. And sobra, promise, may natututunan ako. Yun lang guys. Thank you so much guys for watching. Like this video if you like it. Subscribe if hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Follow nyo ko guys sa aking social medias account. I will link it sa description box. And don't forget to smile and share the good vibes. Bye!